Good news sa lahat ng nag-aabang sa pagbabalik ni Kai Soto sa bansa sapagkat nakarating na ng Pilipinas ang ating pambato kagabi. Kasabay nito ay nagpahayag siya ng kanyang mga plano. Ano-ano nga ba ang naka-line up na schedule ni Kai ngayong nandito na siya sa Pilipinas? Yan ang mga pag-uusapan natin sa ating featured video for today. Ngunit bago po ang lahat ay salamat sa pag-like at pag-subscribe sa ating channel. Sa mga hindi pa po nakasubscribe ay pakiclick lang po ang subscribe button at pati na rin ang notification bell icon para updated ka sa ating mga future uploads na kagaya nito. Nakabalik na nga sa Pilipinas ang ating wonderkid na si Kai Soto. Kasama sana ni Kai ang kanyang buong pamilya, ngunit sa kasamang palad ay wala silang nakuhang available flight. Dediretso na ang ating pambato sa quarantine para nga sana makahabol sa practice ng Gilas Pilipinas. Ayon sa kanya ay magtatagal siya sa Pilipinas hanggang matapos ang Olympic qualifying tournament sa Serbia at pagkatapos nga niyan ay dediretso na siya sa Australia para pasimulan ang kanyang training sa Adelaide 36ers. Sa interview ni Ms. Lynn Olivarios ay nabanggit niya na handa siyang maglaro para sa Gilas kahit ano pa man ang mangyari. Sobrang excited at hindi na nga daw siya makapagantay na makasama ang Gilas Bull dahil ito ang unang beses niyang sasabak sa senior level games ng ating national team. Masaya nga din daw siya sa pagkakanaturalize kay Ange Kwame dahil alam daw niya na gusto rin ito na maging isang Pilipino at makapaglaro sa Gilas Pilipinas. Ayon pa kay Kai ay looking forward na siyang makasama si Ange sa loob ng court para pasimulan ang bagong Twin Tower ng Gilas Pilipinas. Pagtatapos niya ay inihikayat niya ang suporta nating lahat para sa ating national team dahil lahat naman daw ng nasa Gilas Pool ay gagawin ng lahat para tayo ay mapasaya at maging proud sa mga labang kakaharapin nila. Ang actual practice time ni Kai Soto with the Gilas Pool ay maaaring mangyari one day before ng actual game natin versus South Korea on June 16. Taliwas ito sa gusto ni Coach Tab Baldwin na kailangan mag-training si Kai ng at least 1 month bago ang actual competition. Kaya naman napakalaga ng pagbisita ni Ange Kwame sa Department of Foreign Affairs Office kahapon para i-finalize ang kanyang mga papel. Si Ange ang magiging anchor natin sa gitna kung sakali mang hindi paglaruin ni Coach Tab ang ating pambato sa mga laban ng Gilas sa third window. Well, it is what it is and ang pag-uwi ni Kai Soto sa bansa ay para to pa rin ang kanyang commitment sa Gilas. Ang late arrival niya sa Pilipinas ay bunga na rin ng kanyang pagtitraining sa Amerika nakasama sa kanyang preparasyon sa nalalapit niyang paglalaro sa NBL. Kung ano man ang maging desisyon ng SBB sa national stint ni Kai Soto, ay todo suporta pa rin sana tayo, hindi lamang para sa kanya, ngunit maging sa Gilas dahil gaya nga ng sabi ng ating pambato ay lahat sila ay gagawin ng lahat para mapasaya at maging proud tayo sa mga kakaharaping laban ng Gilas Pilipinas.